hal itu. Pero nalaman ko na lang po pagkatapos mamatay ni Tita Irene. Nung tinanong ko po si Dad, dinideny niya. Pero doon pa lang, alam ko na po na nagsisinungaling siya. I'm sorry, Tita Lynette. Kita mo na, Harry. Ang dami na niyang kasinungalingan sa akin. Ilang beses na niya akong niloko. Tapos gusto mo? Huwag ko siyang ipakulong? Eh kung sa'yo kaya nangyayari lahat ng mga to, ano gagawin mo? Tatahimik ka? Hindi ka magre-reklamo? Kakalimutan mo na na parang wala lang nangyari? Harry, dapat managot si Carlos. Naintindihan ko po kayo. Kapag nangyari din po sa akin yun, magagalit din po ako. Pero I'm really sorry. I'm sorry, Tita. Harry, makinig ka sa akin. Hindi na siya yung kilala mo. Hindi na siya yung dating kilala mo na mabait. Kaya please, tulungan mo ako. Baka wala naman ako dito. Huwag kang makikinig sa kanya. Iba na siya. Halimaw na ang daddy mo. Please, baka wala naman ako, Harry. Please. Please. I'm sorry, Ita. I'm sorry. Boss Doc, good morning po. Norman. Boss Doc, ano po nangyari sa mukha nyo? Yung mam mo kasi, nagwala na naman. Kaya, tinamaan ako sa mukha. Eh, paano lang napasok ng gate? Sir, naiwan nyo po yatang bukas yung gate kagabi. Kaya dumiretso na po ako. Ang ginagawa mo dito? Ay, Boss Doc. Nag-harvest po yung nanay ko ng mga gulay tsaka prutas. Tapos naisipan ko pong dalan kayo. Alam ko po makakabuti ito kay Ma'am Ganda. Ito po, meron pong talong tsaka ano. Pasok ko na po, Boss Doc. Norman, ako na. Ako na. Sige po, Boss Doc. Salamat. Apo. Sige po, Boss Doc. Una na po ako. Norman. Sa'yo na yan. Sa'kin na po to? Sigurado po kayo, Boss Doc? Oo, sa'yo na yan. Ang ganda nito! Marami ako niyan. Pero ipa-reformat mo, ha? Para magamit mo.
Boss Doc, salamat po. Ang bait niyo po. Salamat po talaga. Pang selfie na ako, Boss Doc. Kita na ng buong mundo yung kagwapuhan ko. Una na po ako, Boss Doc. Sige. Oh, Arman. Eh, Boss Doc, wala po bang charger to? Bumili ka na lang. Sige po. Salamat po ulit. Ano? Wala pa rin kayong information kay Dr. Carlos Benitez? Eh, ilang araw na nawawala si Lineta. I'm sorry, officer. I know you're doing your best. But please, find Lynette. Thank you. Napakaganda mo, Tisay. Nawala yata ang sakit ng katawan ko just by looking at you. Thank you. Baka pwede ko na mahiramin yung panyo mo. Isay. Oh! Para sa'yo. Thanks for that. Lynette, para sa'yo. Para sa akin? Bakit? Para maalala mo pa rin ako kahit hindi tayo magkasama. May I? Mabuti na sa akin ka bumagsak kaysa ikaw masaktan. Dad? Zoe. Parang di ka nakatulog na maayos. I tried. Pero hindi talaga ako makatulog knowing that Lynette is in danger out there somewhere with Carlos. Buti pa kay Tita Lynette ganyan ka. Pero kay Mommy. Zoe, don't go there. Humimbing ang tulog ko nung nakulong ang Mommy mo.